tricep. Binibideo ko kayo ha, kasi sabi nila may sakit daw kayo eh. Sa gitna ng usap-usapang na ospital sa Cardinal Santos Memorial Medical Center si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, kasunod ang hindi niya pagdalo sa turnover sa gobyerno ng 5 bilyong pisong kita ng PAGCOR. Ito ang ikiniit ng kanyang spokesperson. There were rumors yesterday that President Duterte was hospitalized in the morning. How true are these rumors? Well, absolutely no truth to it. He just took the day off. Sabi rin, Special Assistant to President Bongo, hindi totoong na-admit sa ospital ang Pangulo. Itataya pa raw niya ang kanyang buhay rito. Hindi raw totoong hospitalized, sabi ni Roque. Hindi raw na-admit sa ospital, sabi ni Go. Pero nagpunta sa ospital, sabi mismo ng Pangulo. I stayed there for 1 hour sa Cardinal Santos. I would tell you that if it's cancer, it's cancer. And if it's... Third stage, no more treatment. Muli raw siyang sumailalim sa endoscopy at colonoscopy o ang pagsilip sa kanyang esophagus, tiyan at small intestine. Abiso na rin daw ito ng kanyang doktor matapos siyang dumaan sa parehong procedure na kanyang inamin noong September. Well, I have a bad case of Barrett. And if you'll just stop drinking, you will live. Tingin din ng palasyo, di na kailangan maglabas pa ng medical bulletin. Ang itinakda ng konstitusyon, ipaalam sa publiko kung may malalang sakit ang Pangulo. He's a lawyer, he knows his constitutional obligation. If there's a ground to release it, he will. But for the time being, let's continue to treat medical records as being confidential. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.